Alright, men, nagbabalik tayo. Auto-battle ulit. No? So, today, ang pinakahihintay ng mga Titan main natin, nandito na, men. Ang Titan back, men. Alright. So, kakapat lang yun sa Korean server, men. So, tignan natin yung mga naging buff niya, men. Alright. Check natin sa browser, men. If you want to check other buffs din dito, yung melee classes kasi, in general, lahat sila, na-buff sila lahat, men, no? So, kung gusto nyong makita yung mga buffs nila individually, ilalagay ko yung link na to para dito sa page na to, men, no? Para makita nyo silang lahat, no? Actually, lahat ng characters na buff, alright? Mostly PvE damage yung binuff nila, no? In-increase nila yung speed nila sa pagpo-farm. So, yung unang-unang skill na buff, yung grab skill, no? Yung beating. Change yung shooting strike and technology to swipe technology, sabi. Yung pangalan kasi nito sa ano eh, sa swipe eh, yung sa akin sa Korean server. Direct translation lang to, men, kaya ganyan siya, no? Ito yung grab, men, ito yung grab. If you fail to catch with the swipe skill, you cannot use the additional attack skill. So, kailangan mahuli mo siya, no? Tapos, dun mo lang mare-reactivate yung skill ulit. Parang double grab, men, magiging double grab. Alright, the deepening skill niya, cooldown reduction, effect was applied as default, sabi niya. Tapos, change to flow, jump technology, sabi. Binigyan ng jump, jump when holding the skill button, invincible while jumping, men. So, invincible na siya, hindi siya super armor. So, balik tayo sa in-game, men, pakita ko sa inyo kung paano yung grab niya, men. Actually, ang lupit-lupit ng grab niya ngayon, na-test ko na siya, no? So, pakita ko sa inyo, men. Maganda yung may mag-grab tayo ng second, eh. Second time. Ito. Tapos, mag-grab tayo ulit. Boom! Di ba? Actually, dalawa yan, eh. Dalawa yan, no? Isa pa. Dalawa yan, men. Meron pa siya yung bibit-bitin niya yung kalaban. Tapos, yan, di ba? Bibit-bitin niya. Ang lume. Ang sarap gamitin, men. Oo, di ba? Hold mo lang. Tapos pag binitawan mo, isa pa. Hold ulit. Bang! Ang lupit ng Titan. Lupit ng Titan. The best grab ever. Yan, di ba? Oo. Di ba? Ang lupit ng Titan, men, alright? So, ganun yung grab niya ngayon. Double activation na siya. Pag nag-fail, hindi na siya ma-activate ulit. Ayan. Hindi ko siya nag-grab kanina, no? So, kailangan mag-grab mo siya para ma-activate yung second activation. Parang ganun. Tapos, may additional use of mana, no? Magagamit siya ng mana. 60. San ba yun? Yung grab, asan na? Ito. Gagamit siya ng 60 more mana para sa additional attack. Tapos, pag hindi mo nag-grab ng una, kunwari, hindi ka nakagrab, yan. Bag! Pwedeng hindi hold, men. Pwedeng agad-agad siyang maghahampas, no? So, pwedeng ganito lang. Tapos, pag nahuli mo, hampas mo agad. Pwede, no, men? Double activation yung skill. Alright. So, check natin yung ibang skill, men. Actually, yung ibang skill kasi, men, kailangan unlock pa, eh. Oh. Boom! Nabasa tayo dito. Baka puntahan tayo ng mga mobs. Alright. Check natin yung ibang skill, men. Browser ulit tayo. So, yun nga. Invincible siya while jumping. Dinagdag yung while jumping niya. Tapos, Thunderbolt. Thunderbolt yung rolling thunder to, men. Improvement has been made so that you can immediately use the swipe and rain of fear and split the wind of a fly, tapos split the wind of a flying beast while using the technology. Okay, so agad kang makakapag ano, combo. So combo na siya, pwede siyang mag-combo, men. Tapos deepening increase the range. Increased range effect was applied by default. So, default increased range na siya. Tapos, change flow. Change to flow of storm steps technology. Pinalitan nila, men.
Alright, pinalitan nila. Flow attack speed increased when storm step is not applied. Ah, okay. So, kung hindi mo inactivate, men, check natin sa hindi, men, no? Kung hindi mo inactivate yung thunder ito, kung tinurn off mo siya, pag tinurn off mo siya, men, increase attack speed. Pag hindi naka-open. Pag inactivate mo, movement speed naman. Pag inactivate mo siya, pag inactivate mo, magiging movement speed yung increase niya. Pag tinanggal mo, attack speed yung increase. Alright. So, yun. Ganun siya. PvE damage increase din siya. No? Check natin dito. Sa PvE niya, level 1, naging 487.5 max 9 hits na. Tapos, yung level 10 niya, 400% 9 hits, 520. Naging 520. So, tumas yung damage, man. So, rock crushing. Rock crushing. Next skill, man. Rock crushing. Teka lang, no? Check natin yung rock crushing, man. Kung aling skill siya. Dito, eh. Dito, man. Kaya tayong rock crushing natin. Check ko lang, man, ha. Translate natin agad. Oh, rock crush. Rock crush, man. Dinagdag nila dito. Anong dinagdag nyo dito? Added forward guard when using technology not applied in arena effect. Ah, okay. Flow additional attack. Added the effect of super armor not applied in arena effect when using the technology. Alright. So, dinilagyan nilang nila ng super armor. May super armor na siya, men. Ito. Dati wala. Ayan. Ito. Nilagyan nila nito. Ayan. May super armor na siya, men. Pero, ano siya? Hindi siya applied in arena. Yun lang. Tapos, split the wind. Splitting the wind, men. Splitting the wind. Check natin yun, men. Yung splitting the wind. Ito yata siya. Wing Beast Breaking the Wind. Ito to. Ito yata yun, men. Hindi ako nagkakamali. Anong ginawa nila dito? Nilagyan nila ng super armor. May super armor naman tayo dito, di ba? Increase movement distance lang. Ah, okay. Distance lang pala. Alright, men. Yung next skill naman, natitignan natin yung Lava Piercer niya, no? Sa Lava Piercer, men, yung ginawa nila dito is mas matagal na yung skill. Increase retention mo, yung skill. Yan. Activation. Tapos, dinagdag nila to, additional attack. This one. At level 3 ng skill. Pag level 3 na siya, may damage siya na 30%. May talon kasi to. Ito na yung talon. Additional attack siya. 350% damage. Super armor while jumping. May super armor siya while attacking but does not apply in arena. Tapos up to 2 hits. Tapos may bound on hit siya. Man. So, pakita natin, men. Dito kasi wala siyang bound. So, pag nilagay na natin to, men. Boom! Diba? Tatakbo, tas boom! Diba, men? Ganito siya. Pag pinindot mo ng isang beses, tatakbo siya ng malayo. Tapos pag pinindot mo ulit, tatalon siya. Pwede mong i-hold. Pag hinold mo, men, tatalon siya agad. Ayan. Boom. Kung gusto mo nang i-apply yung bound agad siguro sa PvP, men. Ayan. Tatalon agad siya. Super invincible siya. Invincibility. Pag nasa hangin na siya, men. So, ang ganda ng pang-combo niyan, men. Lava Piercer. Alright. Tapos, yung last skill, men. Kung gusto nyong makita yung sa, ano, sa... pinalitan nilang damage sa Lava Piercer, men. Ito yon, no? Yung i-horror imprint. Yan. Ito siya, men. In-increase nila. PvE and PvP damage niya. Tapos, invincible, super armor, bound on, successful hit. Tapos, yung ultimate niya, men, Lord of Fear. No? Lord of Fear. Increase PvP, PvE damage niya. In-increase nila. 420, dating 381, naging 420. 495, naging 546.
Tapos sa PVP naman, dating 342 naging 357. 445 naging 464, no? So in-increase lang nila yung damage niya, no? So ito siya, yung Lord of Fear, man. Ito. This one. Ayan. 434. In-increase na nila, man, no? So 368 yung sa akin. Ito. Kasi nag-level up na yung skill ko. No? So ayan, men, yun lang naman yung nabago sa Titan, men. If you have other questions regarding sa game, tanong nyo lang sa ano, sa comment section, men. Tapos yung link dito sa mga buffs, men, sa Korean server, if you want to check the damage numbers and increase sa PBE nila, kasi kada champion ngayon, men, kada class is nabuff sila. So, kung gusto nyo silang i-check later, ayan, lalagay ko yung link sa comment, sa description natin, men, no? So, maraming salamat sa panonood, men. And I'll see you on the next video. Don't forget to subscribe, share, and like the video, men.